Kumusta po kayo? This is maybe another good news para sa mga kababayan natin na naghahanap ng opportunity dito sa Canada at nasa ganitong stream or pathway sila or temporary policy kung tawagin natin. Kung matatandaan niyo po, ang Government of Canada inalaw ang maraming mga visitors dito sa Canada na makahanap ng trabaho at makakuha ng employment or ng job offer na mayroon syempre yung tinatawag nating labor market impact assessment and makapagpatuloy sila not only a visitor but a resident of Canada sa pamamagitan ng work permit and then from work permit ay itutuloy nila ito into another process that is the permanent residency. So ganun ang naging atake ng gobyerno ng Canada para sa mga kababayan natin, para sa mga ibang lahi, para sa mga ibang nakarating dito sa Canada na during pandemic time ay hindi nakauwi at inabutan kumbaga ng indulto dito sa Canada at talagang nanirahan na nga sa mga kamag-anak nila na nandito nga sa Canada o sa mga mismong family circle nila. So ganun ang naging atake ng gobyerno, sabi natin, sapagkat alam natin na ang Canada sa kasalukuyan ay naghahanap pa rin ng malaking porsyento ng manggagawa na gusto makipagsapalaran dito sa Canada at manirahan na nga dito. And through this invitation ay masasabi natin na napakarami talaga ang nag-apply, no? Lalong-lalo na yung mga nandito sa Canada. So I'm talking about the policy, the temporary policy, public policy ng Government of Canada from visitor's visa to work permit visa status. Ang sabi kasi ng Government of Canada, visitors can continue apply for work permits inside Canada with a temporary policy extended by 2 years. Supposedly po, mag-e-end na ngayong February o noong February 28 nga, no? Na yung public policy niyon, temporary policy niyon ay magtatapos na nga at hindi natatanggap ng ganong application. Pero tinignan pa rin ng Canada yung opportunity na kung saan makahanap sila ng mga magagawa na nandito na sa Canada at hindi na mahirapan syempre na makarating dito at mayroon na ngang kumbaga job offer sa kanila or para sa mga tao na yon, sa mga kababayan natin na dating visitors and then nakakuha ng kanilang temporary job o hindi naman temporary job kundi I mean yung temporary permit, work permit nga na sinasabi natin ng mga nakararaan. Ano? In Ottawa, February 28, 2023, foreign nationals who are in Canada as visitors and who receive a valid job offer will continue to be able to apply for and receive a work permit without having to leave the country. Visitors applying under the public policy who held a work permit within the last 12 months will also continue to be able to request interim work authorization to begin working for new employer more quickly. Set to expire today, the COVID era temporary public policy has been extended by 2 years until February 28, 2025. Leaving this temporary policy in place makes visitors an option for employers in Canada, as many are facing significant labor shortages during this period of economic expansion. So tulad ng sinabi natin, mag-e-end na nga sana ngayong February 28, 2023 at good news dahil mag-e-extend ito hanggang February 28, 2025, 2024, 2025, 2 years yon yung maging process pa. Ibig sabihin, marami yung mga tao or mga visitors na nandito sa Canada na may opportunity sa ganitong stream ano, or temporary policy. Napakaganda nito sapagkat mabibigyan ng mga opportunity yung mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mga nandito sa Canada. So tignan natin kung ano yung po pwedeng makita ng Government of Canada dito sa programang ito. Prior to this temporary policy change, those applying to work in Canada would typically need to apply for their initial work permit before they came to Canada. If they were already in Canada with visitor status when they were approved for a work permit, they would need to leave Canada to be issued their work permit.
With this policy in place, leaving Canada isn't necessary. So nililaw lang ng gobyerno ng Canada na kung ikaw gusto mo na magpunta dito sa Canada at magtrabaho, the same process ang papasokan, ano? So work permit process ang titingnan natin doon, and it's not or is not a visitor's visa stream. So hindi po yon kung outside Canada ka. So therefore, kailangan mong maghanap muna ng employer, mabigyan ka ng job offer letter, and then of course, may LMIA ka na doon, and then may invite ka to work here in Canada kung outside Canada. Therefore, so makikita natin doon na medyo na lihis yung mga kababayan natin outside Canada. So, ang tinitingnan ngayon ng Government of Canada kung sino yung mga nandito sa Canada muna. Ngayon naman, kung nandito na sa Canada, nangangahulugan na pwede na kayong directly mag-apply dito sa ganitong process, but make sure na meron kayong employer, syempre, meron kayong trabaho na pupuntahan, at meron kayong labor market impact assessment, syempre, job offer, lahat-lahat yon ay daraan pa rin sa the same process para makakuha ng work permit status dito sa Canada, para nang sa ganon, legal pa rin yung papel mo, no? Ngayon, ang kainaman lang dito, hindi ka na uuwi ng bansang Pilipinas para nang sa ganon ay makakuha ka ng work permit. Dito, kung halimbawa nandito ka na ngayon sa kasalukuyan at dumaan ka sa proseso na yon, hindi mo na kailangang umuwi para makakuha ng work permit. So, kasi nandito ka na nga at kailangan ka na ng gobyerno ng Canada for economic reason. To be eligible to apply, an applicant looking to benefit from this temporary public policy must have valid status in Canada as a visitor on the day they apply. Have a job offer that is supported by a labor market impact assessment, LMIA, and an LMIA exempt offer of employment. Submit an application for an employer-specific work permit no later than February 28, 2025. Meet all other standard admissibility criteria. Yung mga kababayan natin na nasa Pilipinas at gusto na makarating dito sa Canada para magtrabaho, the same pa rin ang process na susundan ninyo. It is work permit process. Pero kung nandito na kayo sa Canada at may hawak kayo na visitor's visa, therefore, you can apply, you can do this program or policy na pwedeng hindi na kayo umuwi. So, sabi ng Government of Canada. Ngayon, Kuya Rod, paano kung nandito kami sa Pilipinas, gusto namin mag-apply as visitor's visa and then maghahanap kami ng trabaho dyan sa Pilipinas? May mga instances na ganun ang pangyayari, but malinaw po na sinabi dito kung kayo ay nandito na sa Canada. Hindi natin alam later on kung ano magiging kaisipan ng Government of Canada. Sana ay tumagal pa yung ganitong proseso para nang sa ganun ay at least mas marami tayong mga kababayan na makarating dito sa Canada as a visitor's visa, and then i-convert na lang yung kanilang status from work visitor's visa into work permit, and then sana hindi na nga umuwi, ano? Pero kung sabi nga natin, kung naka-apply ka sa ganitong process ngayon, hindi ka naman nauwi. Pero dati pa man, ganun na talaga yung process na from visitor's visa, papasok dito as a visitor's visa, i-convert ito into work permit visa, and then permanent residency, and then citizenship or citizen. Kung gusto nyo, bahala na kayo doon kung anong process yung susundin nyo doon. So ganun lang po yung process nyo. Pero sabi nga natin, ang kainaman ngayon sa process na ito ay hindi ka nauuwi ng bansang Pilipinas. Para sa mga nagtatanong, yun nga, no? Kuya Rod, narinig namin yan. Ganyang balita, gusto namin umapply, nandito kami sa Qatar ngayon, gusto namin bumisita dyan sa Canada at maghanap ng trabaho. Marami ang gumagawa niyan, they are visiting Canada, and at the same time, naghahanap sila ng trabaho, no? Pero ito naman ang pakiusap ko sa inyo, personally. It is still illegal to work here in Canada kung ang status mo ay work permit. Please don't do that. Don't ever do that para hindi kayo mapasok sa inadmissibility na listahan, mga inadmissible. Hindi kayo mapapayagan kasi nandoon yung tinatawag nating panluloko or fraud doon sa mga papers niyo. Nandito kayo to visit, not to work. So maraming gumagawa niyan na pupunta sila dito, humahanap ng mga employer
At sa mata naman ng Canada, hindi namang maling-mali yun. Ang maling-mali lang talaga ay yung, of course, I'm not encouraging you, no? Don't caught me on this, no? I'm not encouraging you to magpuntahan lahat kayo dito as visitors visa. Huwag naman po. No? At baka naman maging alarm ito sa government of Canada. Baka iba naman ng Pilipinas. No? Huwag naman po. So dumaan pa rin tayo sa tamang proseso. Sundan natin ang batas na itinalaga ng gobyerno ng Canada. Huwag na huwag po kayo magtatrabaho kung ang status ninyo ay visitors sa visa pa lang. Dahil mas mahirap po na bumalik dito sa Canada kung may tatak na yung pangalan mo. Hindi po ba? Umiwas po tayo sa ganun. So kung nakahanap kayo ng trabaho at napagbigyan kayo ng isang employer na makapagtrabaho sa kanila, i-convert yung inyong status from visitor's visa to work permit, well and good. No? Magainan po yun. So ang sinasabi ko lang po dito, always follow the government rules and regulation, especially the Citizenship and Immigration Canada, no? So, doon tayo, no? Pero doon sa programang ito, sinasabi nila na yung mga nandito muna sa bansang Canada ang pwedeng umapply sa ganitong programa, no? Hindi malinaw na sinabi doon kung yung mga nasa outside Canada ba ay pwedeng umapply dito. Pero ang sabi kasi nila dito, kapag nandito ka sa Canada, meron kang hanang hawak na visitor's visa and therefore you can apply for this program. Pero meron pa rin sa inyo magtatanong, halimbawa, Kuya Rod, next week pupunta na ako ng Canada, flight ko na as a visitor visa, no? So tignan niyo pa rin kung nakarating na kayo dito sa Canada. Again, I'm going to tell you again, do not work. Huwag po kayo magtrabaho at depensahan niyo yung sarili niyo pag sinabi sa embahada o sa immigration ng immigration officer pag tinanong kayo, ano ang purpose mo? Bakit ka nandito? Ang sasabihin mo, siyempre, to visit beautiful places. Parang ganun. Visit my family and friends. Kasi matagal ko na hindi sila nakita. Pero pag sinabi mo na magtatrabaho ka dito, automatic. Baka bigyan ka lang ng isang linggo. Di ba? Marami ng ganyan. At siyempre, meron tayong mga ibang vlogs patungkol dito. Pero tingnan nyo pong mabuti yung tamang process. Ano? At pagdating nyo dito, at okay naman, naghahanap kayo ng trabaho. Sabi ko nga, maraming gumagawa niyan. At huwag lang kayo magtatrabaho again. At kung may ka-convert ninyo, sa mga panahon na ito, napaparating kayo next month, next week, halimbawa, next day, the following day, eh, tingnan nyo pa rin. Baka sakali lang, oh, di ba? Kasi wala namang sinabing ang government of Canada na yung mga darating ngayon, kasi sabi, 12 months, di ba? And tingnan natin kung ma-approve kayo sa ganitong process. As long as meron kayong job offer from an employer, LMIA syempre, at talagang full-time job na nakaharap na sa inyo, ano? Based from, of course, your experience. So hopefully ay nalinawan po kayo at nakatulong ang vlog natin ngayong araw na ito. At maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta dito sa Rhod'S Channel. Kita-kita po tayo at hanggang sa muli.